sa pag dinigin mo ng glory, God? Medyo marami actually. Yung iba, karamihan doon ay na-discover ko sa pagbabasa ng unang draft ng script. At yung iba naman sa mga naisulat ng mga sa mga libro na nabasa ko tungkol sa kanya. Pero physical side, parang siyempre hindi ko alam na may golden tooth si Goyo. Na kung makikita niyo yung trailer, medyo makikita siya. Pero pag napanood niyo yung pelikula, mas lalabas siya. Another thing is, alam ko na parang may haka-haka na marami siyang babae. Pero dito, parang may patunay. Dahil yun nga, may mga letters na nagpapatunay na doon. At siyempre, ano pa bang tulad ko ay kay Goyo na hindi natin alam? Chipboy. Hindi naman, mapagmahal. Yeah, special two. Ayun, siguro yung dalawa sa mga na-discover. Marami pang iba eh. Pero itong mga ibang na-discover ko tungkol kay Goyo ay hindi na naging parte ng pelikula dahil the film takes after Luna dies. Pagli na sabi kanina ni Greg Gerald Taro na more or less yung General Luna, more or less ito na kumpara siya as Piri yung character niya, puno ng fire. Tapos dito tubig ka. How did you make it exciting yung role mo kung ikaw ay tubig? Go with the flow. Pinawala kasi yung actors. hindi naman, pero yun nga, parang nung kinausap ako ni Jel dito, parang gusto niya ipakita rin. Hindi rin naman natin, kahit naman siguro sino sa atin, di ba? Parang, if you're giving so a big responsibility habang sa napaka-murang edad or bata pa kang tatawagin dahil matatrato nga natin sa mga bata. Pero, ang dami talagang tumatakbo sa utak ng isang tao at syempre, nasisilaw ka sa kapangyarihan, sa mga pangyayari sa paligid mo na nakakalimutan mo kung ano ba talaga ang responsibilidad na binigay sa iyo at kailangan mong gawin.